Once again, mga kalingap, ngayong araw ay nandito tayo sa daan papunta sa tinutulungan natin na isa dun po kay Jonabel. At kumustahin natin siya ngayon, yung karamdaman niya. Nasaan siya? Ay, tawagin mo nga. Yan, mga kalingap, at masama po yung panahon ngayon, pero tuloy lang tayo sa paglingap. Kumustahin natin yung mga tinutulungan natin, balikan natin. At kung deserve nilang tuloy-tuloy na matulungan, ay bakit hindi? At meron po kasi yung mga parang nasanay na din sa tulong natin, mga kalingap. Parang masyado na silang nagde-demand. Ayan, yung nagde-demand na. At ang hirap po ng kalagayan din ng isang charity vlogger kung ganun yung mga nasusumpungan natin. Pero okay lang, pagpatuloy lang natin sa mga deserve matulungan, mga kalingap. Pagpatuloy lang talaga natin, hindi tayo susuko. Hanggang nandyan kayo na sumusuporta, hindi po kami tumitigil para sa mga needy people na kagaya nila. Ayun, silong muna tayo dito, mga kalingap. Wala si Jonabel. Tay! Sa pala, dagat si tatay. Magkikisilong muna tayo. May dala tayong grocery sa kanila. And mga kalingap, minessage nga natin si Jonabel na pupunta tayo ngayon dito sa kanila, pero umalis pa din po siya, mga kalingap. Di ko alam kung bakit. Di ko alam kung ano. Tanungin natin kung gusto niya pang magpa-vlog or anong decision niya, kung titigilan ko na din ba. Kasi tuwing pumupunta ako dito sa kanila, grabe po, nag-aantay ako ng 1-2 oras para antayin siya. Lumalayas po siya kahit alam niyang papuntakan na ako dito. Kasi kinachat ko, tinetext ko muna siya kung pwedeng puntahan. Sabi niya, oo, nandito daw siya. Pero pagdating ko dito, wala siya, mga kalingap. Kaya tanungin natin kung ano yung talagang decision niya, kung gusto niya pang magpatulong sa atin or itigil ko na din yung tulong ko sa kanya. Kasi parang maramdaman mo naman, mga kalingap, kung napipilitan lang yung tao o talagang di ko alam kung anong magiging decision niya. At alamin natin ngayon, mga kalingap. Ayan. Hanggang ngayon ay wala pa si Jonabel talaga, mga kalingap. Antayin natin, siguro mga 10 minuto, antayin natin. Ganun po talaga yung batang yun. Gadapunta ko dito ay grabe, wala po siya lagi. Laging kahit hindi siya pumasok sa school, wala dito pa lagi. Hindi po siya nag-i-stay sa bahay nila. Dito na din si Jonabel, oh. Ilang oras na ako naghihintay dito, Jonabel? Saan ka galing? Nag-usok po. Di ba nag-chat ako? Sabi mo, nandito ka. Nakaalis na muna ako. Oo, pero na-receive mo yung message ko na pupunta ako dito, di ba? Oo. Ano ba yung plano mo, Jonabel? Gusto mo pang pagpatuloy natin to? Kayo po kung gusto niya pa po. Kasi kadawa, sabihin ko pupunta ako dito, umaalis ka. Tinataon mo umalis, ilang oras na ako nag-aantay. Paulit-ulit sa vlog ko yung gano'n, yung nag-aantay ako ba gano'n. Kaya minsan sabi ko, pag pupunta sana ako dito, ime-message kita para malaman ko kung nandito ka. Siyempre, ang hirap naman baga na mag-antay sa ang dami pa namin pupuntahan, ganun. Dapat pag nagsabi ka na nandito ka, dapat huwag ka na munang alis, kasi nag-commute pa ako na pumunta dito para puntahan ka, kumustahin kayo. Sige na, tuloy ka na sa bahay namin. Sige lang po. Ba't anong ginawa mo sa maligo po sa Ang hirap kasing mag-antay, Jonabel. Oo, at sabi ko ngayon ko schedule si Jonabel sakaling nandito ka, kasi sinabihan ko si kapatid mo kahapon kung pwedeng mag-stay ka ngayon kasi pupunta ako dito. Maghahatid ako na yan groceries ninyo kasi medyo matagal na din akong
hindi nakapunta. Kumusta? Kumusta yung pag-aaral mo, Jonabel? Okay naman. Okay naman? Alam ko, di ka na nag-aaral kasi araw-araw kitang nakikitang nasa lansangan eh, naglalakad. Ay, yung nakita niya po ako nung nagbablog po kayo kalaan na po. Oo, tsaka kahapon. Naglaba po ako nung... Tsaka kahapon, saan ka galing? Sa kay Cha, kaibigan ko po. Ano yun, Jonabel, talagang ano, hindi ka nag-stay dito pag wala kang pasok, hindi ka lalagi? Kahapon lang po ako nag-alis sa bahay. Nung simula po nung tapos ng pwesto, di na po nag-layas. Ano, nakapagpa-check up ka na? Hindi pa. Hindi pa? Akala ko pupunta kayo ni Lola mo, kasi sa akin, ako kasi nung nakarang araw masama din pakiramdam ko, kaya hindi kita nasamahan. Hindi din ako nakapag, mga... vlog ko sa kila Joven, kila pinilit ko lang talaga kasi nung nakarang araw nagpa-check up din ako sa diet kasi ang sawa ng pakiramdam ko. Sabi ko ay saka ko na lang si Jonabel kung ano yung naririnig mo? May naririnig kang kulog po. Bigla kang lumilingon. Kala ko may naririnig ka na din na hindi ko naririnig. Wait lang, ako nito lang pinag-voice. Yung si Jonabel, mga kalingap. Pala kaibigan kasi itong bata na ito, kaya laging wala dito. Pero malinis naman ang bahay nila, mga kalingap. Okay, ganito lang yung bahay nila. Ay malinis naman. Bakit ganun dun sa school nyo pag hindi ka nakabayad? Hindi kayo mag-e-exam? Oo. Grabe, Wala bang ibang eskwelahan dito? Walang ibang anuhan? Sa... Alayaw. Edi kailan ka papasok, Jonabel, ulit? Sa Monday na po siguro. Mag-e-exam. Pwede naman po mag-e-exam sa Monday. Parang special test ganun. Apo. Kahapon nga nakikita kong naglalakad ito doon sa daan. Kala ko may bit-bit na lata. Si tatay, asan pala si tatay, si lolo mo? Po ng bubo. Para saan yun doon sa hinuhuli niyang mga crabs? Apo. O, nakakahuli naman. Nanangalian na kayo? Apo. Anong inulam niyo, Jonabel? Nagyan lang po kami natin. Ah, hindi kayo nagluto? Ano yun? Ano yung binigay niya? Dilata po. Dilata? Apo. Yun o. Parang nagkulot ka na, Jonabel, ulit. Ayun o. Ano yun? Pang ilang grading na yun yung exam nyo na yun? Fourth po. Di ibig sabihin malapit ng yung graduation? Apo. Kailan, Jonabel? Hindi ko lang din po Oo, sana matuloy yung yung pagtulong sa iyo para pagtulong nung sponsor mo para sa school mo para hindi ka mahirapan. Hayaan mo at i-ano ko sa kanya, sasabihin ko sa kanya. Pero may ilang buwan kasi yung ilang buwan yung bakasyon nyo? 2 months po ata. 2 months by July ba yung graduation or aabot ng Hindi ko lang din po, sure. Pero excited ka na magbakasyon? Oo, mag-extra ka sa bakasyon. Ayan, asan yung mga kapatid mo, Jonabel? Umuwi sa kabilang bahay po yata. Hindi din pumasok si Jinjin? Hindi po, di po nga po alam po nasaan yung baka po kasama ni Lolo. Oo. Ano yung araw-araw na uhuli ng crabs? Apo. Yun ba yung hanap buhay talaga ni tatay, Jonabel? Apo. Dati po nag-aano po siya ng isda yung may lambat baga po. Yung palagi po kami sinasama ni Lolo. Sa dagat po. Grabe po yung kalingap. Yung sitwasyon din ni tatay, yun lang yung hanap buhay. Buti inaalalayan din siya ng mga anak niya, Jonabel. Si tita po. Magchat daw nga daw po ako eh. Kung anong kailangan ni tatay. Kung anong kailangan niya dito. Maganda. Kung may umaalalay pa din kay tatay, kuwawa naman.
Senior na din yata si tatay, ano? Hindi po. 57 pa lang po yata yun. Ah, 57. Pero akala ko senior na si tatay. Hindi po. Bata. Siguro sa ano din, no? Sa stress na din. Oo. At wala na yung katuwang niya. Ilan taon na nawala na yung lola niyo dito, Jonabel? Bata pa daw po sila, mama. Mga 11 po years old po yata si mama. Ha, bata pa nga. Apo, kaya po si mama din po yata yung nag-aano sa kanila dati. Nag-alaga na tumutulong kay lolo mo. Apo. Ganun pala yung ano. Tapos anong kinamatay yung lolo niyo? Si lolo. Ay, lolo, lola niyo. Hindi ko lang din po alam. Pero hindi, pati ikaw, hindi mo nakita yung lola mo. Hindi po. Maganda sana kung buhay pa siya yung mag-aalaga sa inyo, Jonabel, ano? Oo po. Dito na din sila nakatira dati. Hindi po. Ano lang, ilang, doon po dati, oh, yung ginagawa po dito sa tabi ng kulib. Nakatabi po nito, oh. Ah, okay. Diyan lang sa kapitbahay. Oo, dati. Mm-hmm. May nakatayo po dito dating bahay kaso wala na po yung may-ari pa sa inyo. Buti walang nagpaparamdam. Joke lang. Hindi naman po dito namatay sa Manila po yata. Oh, joke lang. At dito mga kalingap, dito yung Bakawan kung saan nakaano din dati yung bahay nila Justine. At lahat ng bahay dito ay makikita nyo po, Pawid. At dyan din po yung tinutulungan ni Marcos TV Channel sa may dulo, yung maliit na bahay. Kay ate, anong pangalan na? Giselle? Opo, si ate. Oo. Viral na sa Facebook ni Marcos TV Channel. Oh, ang dami din, ano, ang dami din naawa sa kalagayan nila. Buti na lang ay pinush namin na puntahan din. At ganyan daw yung kalagayan. Ito nga ako, nag-iigib siya ngayon, oh. Ganyan, ganyan siya pag nag-iigib, dyan siya dumadaan. Grabing hirap, ano. Tapos yung, ay, hindi ko lang po alam, pinapabantay niya po kasi kay Jason yung baby. Minsan. Opo. Nakaduyan lang daw mag-isa doon yung baby? Opo, minsan po. Ano yan, dayo yan dito? Ano, hindi taga dito? Ano po siya, taga Labo po. Labo, taga Maynila. Maynila, hindi ko lang din po sure. Oo. Sa Labo or sa Maynila. Bago lang ba sila dito? Opo, sa Maynila po yung nakilala ni Kuya Nico eh. Ah, okay. Pero taga dito yung ano yung mister niya. Apo. Ang gwapo ng anak niya. Kaya sabi ko ng papa. Ay, yan yung papa niya, yung kamukha. Apo. Kaya sabi ni Marco siguro yung papa niya yung kamukha niya. Ang ano ay, ang gwapo. May itsura naman po yung papa niya. Pati si ate din naman may itsura, siya maputi, ano? Kinis po yung balat sa baok. Ha? Ah? Kinis din po yung balat. Oo. Ikaw din naman, Jonabel. Nagpapaligo ka lang sa ano ay, sa dagat. Baka nililigo mo na yung buhok mo sa dagat. Hindi po, sabi ko po masama lang, hindi po maligo. Ah, okay. Sipag din ni Ate Giselle, ano pa, uli-uli sa ako. Siguro, sana matulungan din sila sa ano. Sila, Jonabel, mga kalingap, itong bahay din nila ang may bato lang dito sa ano, Bakawan. Sila lang yung maayos-ayos sa lolo mo ito, ano? Apo. Kasi ito, yan yung kila Jonabel. Ayan, matagal na din daw yan yung ano, naglulumot na nga. Ayun nga po eh. Oo, sana maayos na para ano, may tirahan din sila Jonabel. Lalo pat puro kayo babae. Ano, so yung isang babae, yung bunso? Si Jason. Oo. Baka po naghuhu ng mga ngawin. Parang lalaki yun ay ano? Yung isa nangangalakal si Jinjin. Pero hindi siya nawawala ng pera, yun yung maganda. Ano? Apo. Si ate lang nilang nagpaparalayas, ano? Tapos ano, Jonabel, kunin mo yun, no? Buksan mo yung grocery nyo. Yung dala ko sa inyo. Ano, medyo matagal na din na hindi tayo nakadala ng grocery, mga kalingap. Puro allowance na lang yung Jonabel. Ayan, may ano din dyan, pwede kang baunin. May ano. Ha? Wala kang kutsilyo?
safe din kayo dito pag bumabagyo, Jonabel? Kaso mataas yung tubig, ano? Ano, nasubukan niyo na ding umabot ang tubig dito sa ano? Hindi po, hanggang dyan po sa tulay. Oh, hanggang tulay lang pala. Ayan. May kape din dyan, noodles. Tapos yung juice para sa mga kapatid mo din. Salamat po. Uh-uh. At sabi mo nga, di pa nagpapadala yung papa mo, kaya ano. Sige, Jonabel, punta mo na ako, ah. Sige po. Uh-oh. Ingat po kayo. Oo. Salamat po ulit. Oo. Next time mag-stay ka dito, ah. Oo. Opo. Oo. Sa ano, kailan yung, ano ba ngayon, ano ngayon, araw? Webes po. Webes, ano? Sa Sunday punta ako dito sa inyo para magbigay ng allowance mo, ano? Opo. Oo. Sana nandito ka, Jonabel. Opo. Baka dalawang oras ako mag-antay na naman. Sige, Jonabel. Sige, salamat po ulit. Oo, sige, Jonabel. Ingat po kayo. Oo. Yun mga kalingap, nakausap natin ulit si Jonabel na kumusta natin yung sitwasyon nila at napabutan din ng groceries. Ayan, natanong din natin kung pagpatuloy pa namin yung nasimulan namin na pagtulong sa kanya, yun okay lang daw naman. At sinabihan ko na din na sana bawas-bawasan yung pagkalayas niya. Pero ganun talagang mga teenager mga kalingap, nagdaan din po ako sa ganong age, kaya alam ko din yung kung anong nararamdaman niya. Ayan, at pagpatuloy lang natin yung tulong natin sa kanya. Kawawa naman, both side na mother and father niya ay wala po sa tabi niya, kaya kailangan niya ng tulong para sa kanyang pag-aaral. At thank you so much po sa support niyo sa aking mga video, sa ating YouTube channel Commander New Marcos, at sa ating page na hit po natin ang 10,000 followers sa ating Facebook page, at maraming salamat po. Pagpatuloy nyo lang po at mas marami pa po tayong matulungan. Thank you so much sa buong Kalingap team, support nyo, headed by Kuya Val, at sa lahat ng bumubuo nito at kay Marcos TV Channel. God bless.